day guys, I'm here again. So ito nakikita nyo yung tester. So kilala nyo naman kung anino galing to, binigay sa atin ni Sir Joey Tech. So magre-refer din tayo guys, ha? Pasulyapan lang natin to. So kasi to matagal kong hindi nagamit, kasi nga nung dumating to mga ilang TV lang sumuko na si battery. So talagang matindi. So matakaw siya sa battery, pero maganda siya gamitin. Ngayon ang ginawa ko, nag-order tayo ng battery. Ang problema, papakita ko na lang problema. So ang presyo niya ay bali pati shipping ay yan, 350. So buksan natin. Yon. So ito siya guys, oh. Yan. So sa may mga ganitong ano, hindi ko pa alam kung i-recommend ko, pero na-testing ko naman kanina, hindi naman siya nalobat agad, pero hindi ko pa sure. Saka ako nasabihin kung sure kung pwede to talaga. So kasi kabibili eh. So ang napansin ko dito guys, kasi na-testing ko na to, dahil dumating siya, walang charger. So ang problema mo, type C pa siya, naku, masaklap. Alam nyo yung cord ng type C charger, mostly ang bentahan nun sa online, yung pinaka cheap is nasa 80 pesos. Pero dito sa amin, meron ka na mabibili sa tindahan dito dyan sa may kanto. So ang presyo nila doon is 150. So kung 350 to plus 150, how much na? So medyo may kamahalan to guys, kung tutusin, kasi walang anong gamit dito. Pwede ba itong pang bra? So ito lang ang may babalita ko sa inyo guys, kung bibili kayo ng ganito. And then napansin ko pang isa ay kahit full charge na siya, ang lumalabas ay ganito. Hindi ko lang sure ha, kasi hindi ko pa, never pa ako nagtest ng ano, ng mga 9 volts na mga binibili ko na energizer. Pero ito kasi yan, oh, laging 8 lang siya. 8.5 ang pinakasagad niya, hindi yan nagna 9. Hindi ko sure kung ganyan talaga lahat ng battery ng 9 volts. Pero parang mababa, no? Hindi ko sure. Pero gumagana naman siya. So ikabit na natin dito para mag-repair na tayo. Then ipapakita ko sa inyo yung mga tanggap natin. Yung pinagpatunga natin is tanggap yan. Yan. 43 yan. So nakapila yan. Then ito yung uunahin natin, kasi nagsabi na yung may-ari na kukunin niya talaga. So ito yung gagawin natin. Medyo may sapot-sapot pa. And then ito ang susunod natin. Ito. Yan. Yung ginawa nating ampli, ayun na, hindi pa kinukuha. So dito tayo magre-repair, kasi mayroong laman yung isang lamesa dun, kaya dun tayo magre-repair. So guys, dyan lang kayo at magre-repair tayo ng Samsung na no power. So guys, simulan na natin to. So ito yung Samsung na gagawin natin. Medyo malaki-laki siya ng konti, kasi yung lamesa ko sumagad, oh. So ang mod, ang lamesa ko kasi medyo maliit lang yan, 40 lang yan. So yan, oh, makikita nyo, oh, zoom natin. Yan yung model guys. Kayo nang bahala magbasa dyan. So gawin na natin to. Buksan ko lang muna guys, no. Buksan natin. Guys, silipin muna natin yung laman niya. Tingnan natin kung ano, tayo yung unang nagbukas. So, ako nga nagbukas, diba? Pero hindi ko alam kung sino talagang unang. So, kasi wala siyang sticker eh. Pero tingnan nyo guys, oh. Intact pa naman, oh. So, intact pa lahat nung ano niya. Kikita nyo, intact pa. Ibig sabihin, malamang tayo talagang nauna dito, guys. So, ang ginamit niyang panel ay ano, inulok. So ito yung board nya. Magsukat na tayo guys, para hindi tayo maba, kasi no power to eh. Isaksak ko muna pala. So yan guys, isasaksak na natin. So ito yung ano nya, plug nya. Then naglagay na tayo ng tester doon para makita natin kung
merong papasok na kuryente doon. So abangan na lang natin kung magkakaroon ito ng standby. So saksak muna natin. So meron kayo nakitang 317 volts na pumasok doon sa main capacitor. So, tingnan natin kung may standby. Walang standby guys, oh. Wala, oh. So no power talaga, pero may pumapasok sa primary. So secondary siguro ang problema. Then mag-repair na tayo. So yan guys, hahanapin na natin yung problema ng TV na to, kung anong masamang espiritu ang sumapi dito kaya ayaw niyang umandar. So subukan na natin, mag-test tayo sa secondary kasi nakakuha tayo dito ng ano, ng 317 volts, meaning may pumapasok diyan. Dumirek tayo kasi ito pupasok diyan sa fuse, pupunta diyan, rectify, magiging 300 yung 220. So syadong haba natin sinabi ko. So magda-diode tayo. Yan, naka-diode tayo. Ang ganda pala, oh, pag ganito malinaw, oh. So maraming salamat kay Sir Joey Tech sa nagbigay nito. Ngayon ko lang ulit magagamit. So diode tayo guys. Yan, oh, chapstick ang tawag nila dito. Ganito ba yun? Hindi ko alam, oh. Ganyan, oh. Nawakan to, nawakan yon. So diode tayo. Babaliktad tayo agad guys, para dapat walang mga reading to. Wala. 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 Hindi, baliktad. Dapat yan, wala. Yan. Kasi ito, forward. Ito, reverse. Wala yan. So, ito na, dalawa, last. Uy, shorted guys, oh. Nag-3. Baliktad ulit natin. 3 pa rin, oh. Naku. Mukhang kinakati yung kamay ko, ah. Mukhang alam na to, ah. So, subukan natin palitan yan guys. So hindi ko pa nakikita yung number niya, kung anong number niya, pero dahil nakakapag-repair naman na ako ng isang buwan at kagagraduate nga natin, alam na natin yan kung anong pwede natin pamalit. So papakita ko na lang kung anong pwede natin ipalit, din yung number, para sa susunod alam nyo rin kung anong pwede nyo ipalit. So simulan na natin baklasin guys. Baka sabihin nyo na baklas ko na to dati, ha. Hindi pa nababaklas yan guys. Hindi pa nababaklas yan. Oh, mamatay man kapitbahay namin. Hindi pa nababaklas yan. So babaklasin natin. Eto, may stock pa sigurado to, kasi hindi siya nag secondary. Ingat-ingat sa mga kabataan ngayon. Baka mahawakan nyo yan. Yan. Medyo basic lang to, ha. Pero kahit basic to, kung minsan kasi hindi mo alam ang pamalit dyan, doon nagkakaroon ng problema. Minsan naman, dahil sa sobrang genius mo, kahit anong nilalagay mo dyan na diode, siyempre babalik yan. Masyo-short ulit. Kasi mayroong specific na pwedeng mag-handle ng voltahe dito. Kasi yung pulses nito, dapat kayang i-handle nito. Ngayon, kung hindi kaya, kahit mataas pa ang piray niyan, bibigay yan. Maniwala kayo, maniwala kayo. Hindi kayo maniwala, di maniwala pa rin kayo. So, tanggalin ko na to. Ang hirap naman tanggalin. Ayun, tanggal na natin. So, yan guys, oh. Yan. Oop, baka mawakan natin. Sa mga bagong technician ngayon, na kagaya ko, ako kasi isang buwan na ako nakaano, eh, nagre-repair. So, alam ko ang Samsung talaga, meron niyang paste na nilalagay na parang insulator dyan na hindi... Kasi mostly kasi ang problema lagi natin, yung mga butike, yan siguro ang naisip nung company. Makikita nyo yun, no? Parang goma yan, sealant, parang ganun. So, andun lang problema natin, huwag na tayong magpatagal ng kwento, tatanggalin na natin yun, then titingnan natin yung number. Ikaw kasi, kwento ko ng kwento, eh. So guys, balik tayo guys, kasi parang may mali dito guys. So tingnan natin, oh. So parang may gumawa na talaga guys, oh. Yan, oh, nakikita nyo yung hinang kakaiba. So may gumawa na dito. Ang problema, siguro tumagal din naman, pero ang problema kasi yung tinatawag nilang, sabihin na lang natin na bad practice. Magkaiba yung nilagay na diode. Ayan, oh. Magkaiba, oh. Makikita nyo na sa dulo ng number, oh. Ayan, oh, magkaiba. Kung mapapansin nyo silang dalawa, mas stress ito kaysa ito. Kita nyo?
Pero magkasama silang dalawa doon, ha. Ayun, oh, magkasama sila, oh. Kung makikita nyo yung trace dito, saka trace doon, magkasama. So, ito ang nangyari lang dito is bad practice. Bakit ito sinabing bad practice? Ibig sabihin, ang ginawa nyo is mag-asawa, hindi magtropa. Kasi kung mag-asawa yan, babae, lalaki, malamang ang persado yung lalaki. Kaya dapat ang ginawa nyo magtropa, parehas lalaki. Mamaya papakita natin yan, babaklasin ko muna. So nagawa na pala to, guys. Pero tumagal din siguro. Pwede naman, kaso nga lang, mas maganda kasi, guys, yung magkatropa, yung parehas sila ng number. Tingnan nyo, magkaibo. Kikita ba? Oh, magkaiba. Tanggalin ko at papakita ko. So ayan na, guys, natanggal na natin, magic. So tinanggal ko na, dalawa yan, magkasama yung dalawa. So kung tinatanong nyo, guys, kung anong supply yan, 12 volts yan, guys, kasi galing sa capacitor na 25. So alam nyo na yan sa mga newbie dyan, pag 25, 12 volts yan. Kapag 16, 5 volts or 9 volts. So, okay. So ito yung pinalit niya, pakita natin. Camera, tulungan mo ako mag-focus, yan. Ang pinalit niya ay SB5150. Ibig sabihin 5 amp 150 volts saka ano to, MUR460. Ibig sabihin 4 amp 600 volts. So magkaiba siya lang nilagay. Ako, nalaglag pa. So ang gagawin natin, magkatropa ang gagawin natin. Parehas lang ilalagay natin. So napaliwanag ko na ba kung anong boltahe nito? Ay, napaliwanag ko na pala. Hindi nyo sinasabi, no? So, tara dun, guys. Saan ba yan? Ito. Maghahanap tayo ng pyesa. So, pagpasensyahan nyo na yung munti kong lalagyanan ng pyesa. Yan talaga pag mga newbie. So, maghahanap tayo ng... Uy, may battery pa. Saan pa? Diode, diode. So, wag gagayahin. Ano yung diode? May diode. Ayun, yun. May natitira pa. Ayun. Nakita na ako ng diode. Isa. Dalawa. Oh, happy na tayo dito. So, balik tayo doon. Pakita natin yung number. Para sa ating mga kanyubi. So, focus, camera. Yan, guys. Ang ipapalit natin ay... Oop, malabo pa rin. Ayan, SR5200. Ibig sabihin 5 amp 200 volts. Same, ha? Magka-same. Ibig sabihin magtropa yan. So hindi mag-asawa. So ilagay na natin, guys, din tingnan natin kung aandar na siya. So guys, ayan na, nakabit na natin. Yan na siya, oh. Kita nyo, puputulin na lang natin. And then papalitan natin to lahat. Lahat palitan natin to. Tatanungin nyo kung bakit. Wala lang, trip ko lang, palitan ko yung lahat. Then may napansin akong isa, guys. Kung tingnan nyo mahigi, oh. 1, 2, 3. Tingnan nyo sa ilalim, oh. Meron pang isa. So parang ang gandang lagyan pa ng isa. Lalagyan ko yan ng isa. Then papalitan ko na rin yung tatlo na yan. Sabi nga nila, the more, the merrier. So lagyan ko ng isa pa yan. Bayad naman yan, guys. Kaya ano, sa ititibay pa. Parang yung ano yan, eh, yung kung konting bakal lang ilagay mo, siyempre marupok. Kung damihan natin ng bakal yan, matibay na yan, sigurado. Dagdagan natin ng isa pa. Okay, palitan natin to. Pakita ko na lang mamaya pag natapos na. So yan muna kayo, huwag kayong lilipat. So guys, sulyap lang, tingnan natin yung kinabit ko. So yan yung pagkakabit ko, guys. Patawarin nyo na, sabi ko nga sa inyo, kakagagraduate lang natin sa electronics. So patawarin. So yan na siya, guys, oh. Napalitan na natin, naging tatlo na rin siya. So pag tinanong ng customer, bakit sir ginawa niyong tatlo? Eh parang revis ko yan, mahal kita kaya may pasobra. Yan yan. So ibalik na natin, then magtest na tayo ng mga boltahe para maging reference din natin sa pagre-repair. Pause ko muna, guys. So guys, balik muna tayo, no? Pasulyapan lang natin yung pinalitan nating diode kung short pa. So, yan, guys, yo.
hindi na siya short. So hindi na siya nagsi-003. So nakita nyo, so okay na tayo doon. Then saksak ko lang muna. So nandito ulit tayo guys, titingnan na natin yung voltahe doon, kasi sinaksak na natin at umandar na yata. Umandar na ba? Oh, umandar na nga. So successful na tayo. Wait lang, pakita lang muna natin voltahe dito. Siya no, mayroong siyang 12 volts. Tama yung hula ko kasi 25 yun nandito. Then ito, tingnan natin, 23. Itong sumunod, reference lang to guys ha, para dun sa mga kanyubi natin, 67, 23, 132. So yan, nakita nyo na guys yung voltahe. Then dito tayo sa kabila, reference natin to guys, kung may magre-repair tayo, meron tayong pagbabasehang mga voltahe. So maandar na yan guys ha. So paano ba, lakas nung araw eh, hirap nang walang camera woman. So ganyan na lang, kita ba yung ano, hindi kita oh, problema talaga. Ayan, so tingnan natin muna yung mga voltahe dito, sana malinaw ng konti. Tatakpan ko yata yung ano. So tingnan natin dito, merong 1.7. so dito sa coil 1.2. so ito, hindi, ground yun, 3.3. yan, medyo malabo talaga tayo eh. Itong coil na to 5 volts. Tapos so kompleto na siguro. Ano to, wala. Ito, wala din. So ito, merong 1.4 sa crystal. Yan, okay. Okay na tayo guys. Uy, umandar na guys. Wait lang. So guys, pasulyapan lang natin yung ano, kung maandar na siya. Tingnan natin. Ayun, maandar na guys. Very good na. So magiging pera na yan. Meron na naman tayong pang ano, alam nyo na. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga gustong magpa shoutout. Sa next video na lang guys, at pasensya na, medyo rush to. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.